Gumaganda. Tapos na ang laban dahil meron na talagang nanalo sa puso ng Canadian na si Drew. Walang iba kundi ang trans Pinay na si Marky. Marami raw ang hindi na-orient na ganito pala dapat magpaalam sa airport. Mahigpit na yakap at may matatamis pang halik. Congrats po. Mabuhay, Philippines. May golden namang naiwi. Ang leading lady sa video, ang 36-year-old stunner na si Bessie, isang trans Pinay. Ang kanya naman daw kayakap ang karelasyon niyang Canadian na si Drew. Bessie, ikaw na girl! Ang kanilang viral video, kuha raw nung inihatid niya sa airport dahil babiyahin na pauwi ng Canada si Drew. So we're inside the airport. Matapos ang bakasyon nito sa Pilipinas. Welcome to El Nido! Haba ng hair ko, no? Kulot! Sobrang nakakaganda siya. I'm so proud of myself. Tubong Bacolod City sa Negros Occidental si Bessie. Konserbatibo man daw ang kinalakhan niyang pamilya, suportado nila kung sino siya. Hindi naman ako lumaki na binubuli ako ng mga kapatid ko. In fact, sila yung mga tagapagtanggol ko. I'm just lucky na tanggap ako nila. Si Bessie rin ang breadwinner ng pamilya. Nagtatrabaho sa salon sa Maynila. Mahirap siya kasi 10 kaming magkakapatid. Nanay tatay ko, I work as a farmer. Dami mong tutulungan. Hanggang nitong November 2019, lumipad si Bessie pa Canada para magtrabaho roon bilang hairstylist. Kasi I'm thinking na pag you live abroad, medyo malaki yung kikitain mo. Hindi pala siya ganun kadali. Sa gitna ng lamig ng winter, si Bessie naghanap ng magpapainit daw ng kanyang damdamin. Uso na yung mga dating app. Sabi ng friend ko, i-try mo to. Yung apps kasi na ginamit ko, it's designed siya for transgender women. Meron nga din akong anxiety na baka, my God, baka i-massacre ako nito. Pero si Bessie, brainy. Nagpapasend ako ng picture, just pinapakita ko na sa dalawa ko kasama sa bahay na in case may mangyari ito yung kabulin nyo. Kaya ako rin pumunta sa kanyang place kasi mahirap na. Papasundo ako sa bahay. Tapos pupunta kami sa area na maraming tayo like restaurant. May plano talaga ako na mag-afam kasi I have lots of trauma in my previous Filipino relationship. Pipiraan ka lang, itatago ka, itidinay ka nila na jowa kanila. Yung afam, ititreat ka nila as a girl. Doon ko talaga na feel na, oh my God, babae ako sa point na to. Hindi sila nahihiyang ipakita ka, dadaling ka talaga sa mga restaurant, ipapamit ka sa mga friends. Same-sex marriage, legal doon. Criteria for judging ko. Dapat into fitness, family-oriented, table, syempre, di ba, kailangan natin yun. Baka ako pa magbuhay kasi di ba galing na nga ako doon na ako yung bumubuhay sa mga dati kong jowa. So, this time ako naman bubuhayin. Hanggang sa nakita raw niya ang profile ng isang nagngangalang Drew. Try ko nga. Sabi ko lang, this is Marky. I don't use this site all the time. This is my number. Message me if you're interested. Tapos pa nga mga ilang days, nag-message siya sa akin. Hi, this is Drew. Thank you for leaving your number. Tapos yun, sunod-sunod na. Parang isang kulak na nakaiganda na inabot. And so I felt very comfortable. I mean, you could tell that, you know, she was pretty. At matapos ang halos dalawang linggong pag-chat-chat, si Drew niyaya na raw si Bessie na makipag-meet. Yeah, free ako sa weekend. Tapos kumatok na siya sa bahay. Exactly 7 PM nandun siya sa bahay. Open ko, sabi ko, oh my God, ang pogi pala ni Kuya sa personal. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Pareho kaming na starstruck, gano'n. Her looks are amazing. Her smile, her smell. Natin niya ako sa bahay, tapos sabi niya, can I kiss you? Okay, pero dito lang, sabi ko. Thank you. Hanggang sa itinuloy-tuloy na raw ni Drew ang panliligaw kay Bessie. He loves me. He loves me not. He loves me.
me. I just randomly sent her flowers because I was enjoying our time together and wanted to surprise her and make her smile. And it worked. Naiyak ako doon kasi, oh my God, sa talaga tanang buhay ko walang nagsend sa akin ng flowers. Ang iyong nilaan na pagmamahal, ang dulot nito ay tunay na ligaya. At matapos daw ang halos tatlong buwang ligawan, ako yung unang nag-I love you sa kanya. Pag-ibig nga ang susi, nararapat lang ibahagi. It feels amazing to have someone that feels the same way that you feel about them and to really mean it when you say it and know that they mean it every single time. Parang, oh my God, may jowa na talaga akong afam. I feel ko na he's the right guy for me. Pero sina Bessie at Drew, nagkaroon daw ng mga LQ o lover's quarrel. It comes to the point na nag-break kami niya na parang 2 weeks kami nag-usap. Meron niya siyang girl best friend, pero yung pala, parang naging live-in partner niya before. And I'm just so in love with her. It's just not a feeling I've ever had before. And I never wanted to end. I guess marupok ako sa part na yon, nangingibabaw pa rin yung love namin sa isa't isa. Kalaunan, napatunayan naman daw ni Bessie na seryoso si Drew sa kanya, lalo na nung ipinakilala siya nito sa kanyang mga magulang. Very ano, finesse. My parents are very open. They fully just took her as, you know, acknowledged my love for her. At nito lang nakaraang buwan, sina Bessie at Drew umuwi ng Pilipinas. Para si Drew naman ang ipinakilala ni Bessie sa mga magulang nito. It was awesome. It was great to see what the Philippines was actually like. Siyempre nalipay kami. Biskan amula na yung amon bata. Nagapalangga. Dapat itinuturing natin sila hindi bilang ibang tao, kundi bilang kapwa tao. Kapantay natin sa mga oportunidad, treatment, at dignidad. Mas maraming uncertainties when starting with online dating kasi technically, hindi mo naman sila nakakasama physically. One of the most common is yung tinatawag nila na catfishing. For example, gagamitin yung pictures and videos ng ibang tao para hindi mabiktima. Be cautious with your personal information. Mag-ingat po tayo. Ang isa sa mga hindi pinalagpas ng magkasintahan ang makapag Boracay. Nang time na yon, tapos ang ganda ng sunset, bigla niya akong tinawag, nakaupo siya dun sa parang tabla. At si Drew, may pinaghandaan palang sorpresa dahil sa malaparaisong isla, sa kanyang nobya, siya'y nag-propose. Umaganda ang paligid. Of course, hearing her say yes was the best thing ever. Oh my God, it's everyone's dream na mag-propose sa kanila. Thank you so much kasi pinarandam mo sa akin na paano mahalin. Sa kanya ko lang talaga na feel na I deserve to be loved. I couldn't be more excited to spend the rest of my life with you. Sa ngayon, LDR o long distance relationship muna sina Bessie at Drew. Si Drew kailangan na kasing bumalik ng Canada. Habang si Bessie punong abala sa itinatayo nitong salon dito sa Pilipinas. Si Bessie, masinsinan ding kinausap ang kanyang pamilya tungkol sa mga plano niya sa buhay. Mother, so since na may jowa na ako, soon magkakaroon na kami ng own life namin, magpapakasal na kami. So, ang sasabihin ko sa inyo na I'm still willing to help, magtutulong pa din ako sa inyo. Ang mambal ko lang sa imo, nga biskan hindi mo pa kami mabuligan, okay lang na iya. Importante nga malipayon ka. I help my family, plus na lang yun na nakahanap ako ng pag-ibig. Maganda ang paligid, kung bawat tao
sana namang kababayan natin ang nakaahon sa pagiging single. Go busy! Iwagayway ang bandera! Ng pag-ibig. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.